Magandang gabi mga kabele. So ngayon, magluluto tayo ng crispy ginatang hito. Ayun. Sana po magustuhan nyo itong gagawin ko. So first time ko palang siya lulutuin. May nag-request po kasi kay Chef eh, na magluto ng ginatang hito. Yung may kulay po. So, actually ginagamit lang ito, luyan dilaw instead na aswete. So, ito po, silipin nyo yung recipe na gagamitin ko, saka yung mga ingredients natin. So, maraming. So, mga kabele, ito yung ingredients natin. So, meron tayong 1 teaspoon na salt, cracked pepper, saka laurel. Tapos, ito yung luyan dilaw. Garlic, onion, saka chili finger, chili panigang. Tapos, ito, gata. So, itong gata na to, yung press na nabibili sa palengke. 2 piraso po yan. Tapos, may suka tayo, kahit siguro mga 2 tablespoon lalagay natin. Tapos cooking oil, pipirituin natin. Tapos ginisa mix, hindi po tayo gumagamit ng baking, ginisa mix po gamit ni Chef A. Tapos yun yung ito, 1 kilo po yung ito natin, 4 piraso. So, ayun po, panoorin niyo po ako kung paano ko gagawin to mga kabeli. So, maraming salamat, thank you. So mga kabeli, start na po tayo. So maglalagay na tayo ng mantika, painitin na natin para maprito yung isda natin. Yan, madali lang pong gawin to mga kabili. So try nyo po sa bahay nyo. So kailangan mga kabili, kulong-pulo yung matika. Mainit na mainit para paglubog yun ng ngito, medyo mano yung pagkaano, mabigla siya, maging crispy po yung ngito nyo. Lakasan natin. So ngayon habang nag-iinit tayo sa mantika na pang-ready dito sa hito natin. Gagawin na natin pinaka-sauce niya mga kabeli. So, maglalagay tayo mantika mga kabili. Painitin lang natin. Pag mainit na to mga kabili, pwede na tayo magana. Mag-isa. Yung mga kabili, pag uminto yung tunog na yan, ibig sabihin niya, mainit na yung mantika natin. Pwede na tayo maglagay ng isda. So mga kabeli, mainit na itong mantika natin dito. Magigisa na tayo ng bawang para luya. So yun luyan dilaw kasi mga kabeli, baro man yun eh. Saka yun yung nagpapakulay mismo. So sunod na natin itong sibuyas. Napakadali lutuin na ito mga kabeli. Tapos yung chili finger natin, iwain natin sa gitna para kasi may batang kakain din.
Sa mga kabili, kung napansin nyo, minto na yung tunog ng mantika natin. Ibig sabihin niya, mainit na yan. So, pwede na tayo maglagay ng isda natin. So ngayon, itong pinaka-sauce niya, lalagyan na natin itong gata. Parang hinip. So mga kabili, itong gatang ginamit ko, dalawang piraso ito, 235 pesos na gata. So mga kabili, lalagyan na natin yung asin, paminta, saka laurel. So medyo tumatalsik yung isda natin mga kabili. Tapos ginisa mix. At least mga 1 tablespoon na ginisa mix. So mga kabili, tatakpan natin. Medyo tumatalsik eh. Nagtalsikan. So maraming salamat nga pala sa mga nag-i-stay sa channel ko. So, sana po, supportahan nyo din po ako. Supportahan nyo din po yung mga small vlogger. Ito na po, kung nakikita nyo po mga kabili, ganyan na po yung itsura niya. So palalaputin lang po natin yan hanggang sa makakuha natin yung gusto natin lapot. Tapos lalagay na natin itong siling. Siling panigang po. So yung iba kasi mga kabili, ginagamit nilang pampakulay dito, yung aswete. So ako kasi iba yung ano, ginagamit ang sinanuyan dilaw para, kasi iba yung aroma nun. Sa Rose Valencia na mga kabili, ito din ginagamit ng pampakulay, yung luyan dilaw. Mga kabel, tikman lang natin. Sarap. So mga kabel, maglalagay na tayo suka para sumabay na sa kulo. At least mga 2 tablespoons. Yan. So pag naglagay tayo ng suka mga kabeli, huwag natin haluin. Ayan natin siyang kumuto. At least mga 2 minutes para maluto yung suka. Hindi man nariwa. Balik-tarin natin mga ito para maluto lahat. Matalsik talaga mga kabeli oh.
Nasa bagay, sana. Ito ang mga kabili. Inalo na natin siguro. Pwede na. Naka 2 minutes na rin siya. Oo, kasi pag nagagata ako mga kabili, inalo ko siya. Yung gusto ko yung mag-oily siya ng konti. Yung lutong-luto yung ano niya. Yung pinakagata. Tawagin sa Kapampangan, naglalatik. So bukas nga pala mga kabili, may mga order tayo. Bali 8 kilos na lechon deli. So kailangan ko pa rin pumunta ng Palengke para pick up din yung order kong 3 kilos. So meron ako dito, 5 kilos lang. Bali ito, 4 na piraso itong ito natin ng frito. Yung 3 piraso lang lalagyan natin ng sauce. Pero yung isa ibubukod ko kasi yung si Bunso hindi mahilig sa may gata. Ayan mga kabili, napapansin niya, medyo nag-oily na siya, ayan o. Medyo nag-oily na po yung gata natin. Konti pa po ito, paanin pa natin ng konti para malasa-malasa yung gata natin. So yung lasa, okay lang, yung combination ng ano natin, masarap. Tinikman muna po. So nanonood yung pagkagata niya. Ayan, medyo creamy na siya. So mga kabili, pag ganito na yung itsura ng gata, pag ganito na itsura yung gata, okay na to. Pwede nyo na pong patayin. Ayan. Pwede na po. Pwede na natin patayin yung kalan. Hintayin na lang natin maluto yung tilapia na ano natin, ito. So, mga kabili, ganda ng luto. So ito ang kalalabasan nito, crispy siya, na may sarsa siya ng gata. So bubuhos natin sa taas mamaya ito. So mga kabili, napakadaling gawin. Simpleng pagkaya, simpleng lutuin pero masarap. So mga kabili, okay na yung ano natin. Ito po, make sure na toasted yung ito nyo para lumitaw talaga yung pagka-crispy. So, ang bango. So, ayan, hanggang natin ang crispy ito natin. So ayan mga kabili, ito na yung crispy ito na din. Crispy ginataang ito.
So mga kabili, okay na yung crispy. Ito, ginatang ito natin. So ito na po. So, kakain na tayo. Din-din. So si Bunso po kasi gusto niya prito lang. So sineparate ko yung isang piraso para kay Bunso. So ito na po. Try niyo po sa bahay niyo mga kabili. So, panalo. So mga kabili, hanggang dito na lang po yung vlog ni Chef A. So sana subscribe and like. Happy New Year. God bless. Thank you.